Let me share with you a simple story para maging maganda yung gabi natin. Meron tatlong seaman. Sino dito may kanilang seaman? Ayan. Lubog yung barko, no? Lubog yung barko ng seaman. Tapos, na-stranded yung tatlong seaman sa isang remote island na talagang walang makakain, na talagang mamamatay sila sa gutom. It's a virgin island na wala talagang tao, talagang as in remote area talaga. So, gutom na sila. Then suddenly, nakita po sila na isang boteng lumulutang doon sa shore. Bote. Alam mo na istorya kung ano yung bote. Siyempre, dali-dali kinuha yung bote, tinanggal yung takip, then kaboom! Ano lumabas? Genie! Genie! Sabi ng genie, ah, salamat! For so many years na hapon lumako doon, thank you very much kasi pinalaya niyo ako. As a gift, okay, as a utak na loob, let me give you, ano, 3 wishes. E tatlo sila. Si Pedro, si Juan, tsaka si Jose. Sino sila? Pedro! Si Jose. Tatlo sila, di tagigisang wishes, di ba? Tagigisang silang nahilingan. Inuna po si Juan. Okay? Ako po si Juan Genie. Ang kahilingan ko po, pauwiin mo na ako sa amin. Dalhin mo ako sa Batangas. Gusto ko pagdating ko, piyesta. Tapos may lechon. Tapos may banda. Andun si Mayor. Then, at the flick of the finger, boom! Andun na si Juan. Patanggin niyo pala si Juan. Your wish is my command. The second person is syempre, sino? Si Jose. Sabi niya, ako Genie, ako din, dali mo ko sa amin, sa Davao. Gusto ko yung maraming durian, maraming suwa. Fiesta, andun si Meo, sabungin ako ng banda. Then at the flick of the finger, boom, sa Davao na po si Juan. And the last person was Pedro. Okay, nag-iisip siya. Talagang kailangan mag ako sumablay sa akin kanina. Isa na lang eh, isang kahilingan na lang. Alam mo sabi ni Pedro? Bro, Pedro, anong kahilingan mo? Anong sabi ni Pedro? Genie, ang lungkot pala pag wala sila. Balik mo sila dito. Hindi ko yung dalawa. Balik sa dati. Balik sa dati. Alam mo, tama sa opportunity. Mga wala na sila sa island. Di. Kaya lang, wrong person si Pedro. Tama, kaya balik sa dati. Tama. Hundreds of thousands of, you know, people na kinausap ko around the globe. Pero hindi naman lahat yung mayaman sa ginagawa ko. Eh. Hindi lahat. Why? Kahit magandang opportunity po dala namin sa Qatar, but if you are the wrong person, hindi rin congruent eh. Hindi rin magiging posible. Tama? Kaya pagmasdan mo ho yung katabi mo sa kaliwat kanan, pagpagpagpasdan mo sila, come on, left and right. Diba? Tamang tao ba siya? So, tamang tao ba siya o malaking pagkakamali? Diba? Hindi, bawi tayo. Taas ang kaliwang kamay. Ayan, tapikin mo siya. Sabi mo sa kanyang, you will always be. You will always be. Beautiful in my eyes. ang cheesy naman ni Sir Val. Well, anyway, ako po si Mr. Val de Jesus at isa po sa mga part ho ng Gacy Premier University. Nakapunta na yung dalawa rito, si Jeff Ang and Rene Aison. I don't believe na nakarating. Ako po yung pangatlo. Lima lang kaming member ng university. We are the responsible group for the trainings and you know, seminars for you guys, for you to make a lot of money in JC Premier. Kami yung responsable. Mahigpit po yung qualification para maging part ka ng university. Unang-unang qualification dapat to, meron kang looks. Hindi ka papagal. Hindi, biro lang. So, kasi syempre, mahaba na po experience namin sa network marketing. Ako po, nasa more than 18 years na po ako sa network marketing. I started 1999. Halata naman, malapit na maubos yung bangso. Kasi ako, haba ng bangso eh. Naubos na yun sa network marketing. Ayoko sabihin na, matagal na ako kasi mayaman na ako, marami na akong pera. Hindi ko yung dapat yung isipin. Isipin nyo, tumagal ako ng ganun katagal na nag-survive ako. Bakit may mga tao sa gantong industry, direct selling or network marketing, in a matter of 6 months, nagko-quit na. Tama? Pero ako tumagal ako ng ganong katagal. At awa naman po ng Diyos, lahat po ng pinangarap ko sa gantong negosyo, nabili ko po lahat. Pati pangal ng kapitbahay namin, nabili ko din. Ayaw nilang mangarap. Mula po underwear ko hanggang properties ko sa Pilipinas, galing po sa gantong negosyo. Wala akong ginawa. Ang pinakamaganda ho nito, baka iisip niyo, siguro magaling yung bata na yan, siguro talagang pasang tinapos yan. Ako po'y high school graduate. Nakisang semester lang ako ng kolehiyo, may back subject pa. Ganun ho kami takakahirap. Nanay ko po isang mananahi, dressmaker.
ang tatay ko ay isang plumber, no? Yung plumber, ano yung plumber? Mag-invite sa inyo mga upline. Oh. Okay, mga upline, nasa kami mga upline, yung mga leader dito, nasa kami. Yeah, congratulations, ang dami natin victim, Brad! Dami! Biro lang. Lahat po lang gagawin natin ay masaya, lahat pagkakakitaan. Dahil alam ko naman ang feeling ng mga OFW, di ba? Alam ko napapakamatay kayo dito para sa inyong pamilya. At alam ko din naman na marami sa atin ang bill daw, zero pa din ang savings. Tama? There's no place like home, mga kaibigan. Kung kumikita ka lang ng 300, 200,000 dito, wala, you're just living in a normal life. But if you're in the Philippines, if you're making 200, 300,000, oh my God, you're the king of the world. Pwede na lima na katulong mo. Tama? Pero taas ng cost of living sa, sa Dubai, sa Qatar eh, di ba? Kaya kailangan tayo ng extra income. Pero alam ko din na kung yayaman kayo talaga sa negosyong ito, wala kayo dito, babalik talaga kayo. Ito naman ang goal natin. Tama? Masarap kaya sa Pilipinas. Masarap talaga pag sa Pilipinas. Pero kung maganda ang kita, at alam ko naman, dahil goal lang ang income sa Pilipinas, kaya kayo nandito. Pero I'm sure, at the back of your mind, how I wish na sa Pilipinas kayo. So this evening, I'm going to give you an opportunity we're in. Ang goal lang natin, baka graduate kayo of being OFW. Tama ba? Okay? Sino gusto mong umaman po taas ang kamay? Mali yung tanong ko, kasi maraming mayaman. Mayaman sa utang, mayaman sa problema, mayaman sa kaibigan. Hindi, dapat dinaretsyin ko kayo. Sino gusto mong dumami ang pera taas ang kamay? Makain po ng maraming pera. Magkaroon sa bangko ng maraming pera. Dumami ang pera. Very good. Kailangan aminado ka eh. You're told to yourself na mukha kang? Pera! Pangalap. Ang tanong, may pangarap pa ba kayo? Yes! Sino nangangarap pa? Kami! Ay, malaking pangarap. Marami pang pangarap. Kami! Mahalang mahalaga na marami kang? Pera! Ang momento. Zero lang. Pera, pambiling, pangarap. Hindi pwede hingi kay Duterte pangarap natin. We are the only person responsible for our own happiness and our dreams. Tama ho ba? Hindi pa niya pinili ng tao yan eh. Ikaw kukuha niya eh. Ang tanong, ano yung source mo? Maraming opportunity pa para kayo yung mama. Maraming, hindi lang DC Premier. Tawag yan, multi-level marketing. Sa international, ang tawag multi-level marketing. Kita mo sa likod? Sa Asia po, network marketing. Sa Pilipinas, networking. Bakit yung mayaman ang mga tao? Kasi we are using the proven system, ang tawag ko law of leverage, no? Law of leverage. This is the ultimate formula for you to make a lot of money. Maraming meaning ang law of leverage. Para bang make your life more easier. But the perfect meaning for network marketing ng leverage is by multiplying your time or by simply multiplying yourself. Kasi pag di mo na-multiply ang sarili mo, mahirapan kang yumaman. Kahit ito, masipag ka, matalino, matyaga, maagap. If you are working alone, mahirap yumaman. Why? Because no work, no pay. And even you are the manager, the BB of the big company, once you retire, or in case of accident, sickness, or death, your income stops there. If you are an officer and senior of your company today, this is only a borrowed power and wealth. Hindi yan sa'yo. Pag nawala ka sa kumpanya, nag-retire ka na, hindi mo pwede ipass yan sa anak natin. Correct? As long as you're working for the dream of other people and working for somebody else, forget about your dream. It will never happen anymore. You have to work on your own dream. Paano? Sali ka dito, apply niyo yung law of leverage. Ano ba yung law of leverage? Ito yung pinakamalapit na scenario. Yung ginagawa ng franchising. Gaya ng McDonald's. O, McDo. May McDo ba dito? Yes! Naman, no? Okay? Sabi ko kanina, we can create our own hamburger better than McDonald's, but only McDonald's can sell millions of hamburger every minute. Why? Leverage, pinarami yung McDo. Tama ho ba? Yeah. Jollibee, ano pa? 7-Eleven, Ministop, Choking, Greenwich, lahat ng famous, Taco Bell, Kentucky Fried Chicken. Lahat yan pinarami, kaya malaki benta. Naging billionaryo sila. Imagine kung McDo, McDo sa Amerika, Canada, Europa, Australia, tsaka malaking part ng Asia. Agree? Yes! Asia, Hong Kong, Singapore, China, Thailand, Vietnam, Japan, Malaysia, Jakarta, syempre Pilipinas, Ingitero yan eh. Hindi pwedeng wala. In Philippines alone, ikaw na masusuka sa dami ng McDo. Luzon, Visayas, at
Mindanao. In Luzon alone, meron sa Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Sapote, Malabon, Las Piñas, Paranaque. Luzon pa lang yan. Meron ba dyan Northern Luzon, NLEX, at ang Southern Luzon, SLEX, from the North, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Sabela, Javier Bauli, Matipa, Ice, Bacolino, Ocean King, Mabiskaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Sambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Gusto mo, South naman, kaya ko din. Ha? Southern Luzon, Camarines, Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Canduanes, Pascates, Sursugon, Bay Islands Mall, Mindoro, Marinduque, Romblon, down to Visayan Shore, marami dang port, pero maraming McDo, Cebu, Mactan, Mandawi, Bohol, Samar, Leyte, Iloilo, Pagkakas, Pagkakito, Palawan, Negros, Papulog, Siquijor, Tumagete. Sino taga Mindanao? Tagalog of Mindanao, Bukid Dol, Sambuanga, Osamis, Mambarok, Agusan, Butuan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the three provinces of Tapao. Tapao del Sol, Tandel Norte, Cotabato, Lanao, Sulod, Tawi-Tawi. Nakasama yung Middle East? Qatar. Pangit. Kahit saan ka bumili sa McDo, may income yung may-ari. Oh, darling, anong name mo? Donna. Kunyari, Donna, ha? Middle East. Eto, kunyari, Qatar. Layo. Donna, eto ka. Pagkakain ka sa McDo, anywhere in the world, may income yung may-ari sa California. Yung McDo ba nagbenta? Kilala mo ba siya? Imagine, Donna, kumain ka ng isang chicken joy. May income ba siya? Wala, Jollibee yung chicken joy. Ginagawa ni McDo, tsaka ginagawa ko, ginagawa namin ang mga top-perform, parehong-pareho lang. Give you a scenario. JC Premier, kita sa likod? Yes! Ikaw to, this is you. Oh, pag sumali ka, lahat ng product, kikita ka, magkano? 70%. Direct selling na lang to. 70%. Brent, magkano yung luta, no? Magkano yung luta tip? 200,000 riyal. Magkano puhunan? 77 lang, di ka ba talo nun? Kahit ipapray ko pa yan ng 3,000, tubo ka pa din talaga dyan. We are the only MLM company na merong 70% markup. Panalo-panalo. Panalo-panalo ho talaga. Direct selling pa lang yan. So pwede mo ibenta sa iyong customer. Pag nag-post kayo kakabenta, focus kakabenta, syempre balik kayo dito. No benta, no kita. Kaya pwede mong gawin yung ginagawa namin. Pag-franchise ka ng food cart, pag pinost mo yan sa Facebook, makikita ng friend mo. Magkatanong, di ba? Pag sila gusto din, wala kang choice. May income ka kasi ikaw nag-repair. Ito masakit. Yung repair mo, nag-franchise din. Ama, nandito kaibigan, nag-franchise din. Nakikita ka na naman. So, ang gawin mo lang dito. During May event, magsama ka lang ng guest gaya na nangyari ngayon. Pupunta kami. Hindi ikaw magsalita. Kami, promise. Kami! Kailangan mo lang dyan, ano, lahat ng iyong K, kakilala. Marami ba kayong kakilala? Yes! Here in the Philippines or anywhere in the world, basta kilala mo, no problem. Pwede ho yan, possible yan. Would you sabihin sa akin, ha? Eh, Sir Bal, di ako pwede dyan. Dalawa lang kilala ko, patay na isa. Nalungkot naman ang buhay mo. Kasi pwede namang kamag-anak. Pwede namang kaklase. Tama? Pwede namang katrabaho. Oh, pwede bang ka-churchmate, ka-schoolmate, ka-talk, ka-text, ka-kilay, ka-ulay, ka-barangay, ka-jackston, ka-jolen, ka-tongit, bahala ka. Pag-katuhan mo, pag-gila. Pag walang-wala ka na, pwede naman dyang kabit. Oh. Yes! Pag wala pa din, kirida, o oh. Kaulaya, o oh. Kakandungan, wala sisi, kalaguyo, kasiping, kulukadida, bahala ka. Dikit-dikit dyan. Okay? So, eto, pag eto sumali, automatic, makakabili din sa JC Premier ng produkto. Okay? At pwede rin siyang mag-share o magkwento o magsama dito, kami naman ang bahala. Donna, kunyari, ikaw to, Donna, ikaw na kilala ko dito eh. Donna, ikaw to. Pag sumali yung kaibigan mo, may kita ka, maganda ba yun? Yes! Ang nasalita, ako, kami nila Brennan, sino ba napagod? Ikaw o kami? Wow. Sino kumita? Ako. Hindi ba nakakahiya? Hindi nakakahiya yata sa'yo. Donna, yung kaibigan mo, no wonder may kaibigan din yan, tama? May kumpara din yan, may kaibigan din yan. Pag ayan, kinausap namin, nag-marketing lang kami, pinatawa ko pa, nung sumali, may kita ka na naman. Sino naman ang kumita, ikaw o ako? Siya!
Kami, ikaw, sino napagod? Alam, nakakahiya, di ba? Hanggang yung kaibigan niya, may kaibigan ng 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 kaibigan, hindi mo namamalayan. Ang tawag dyan, network. Tama, hindi namamalayan. Hanggang dumadami yung mga kaibigan mo na yan, dating ang panahon, you don't have to work anymore. Because maligo lang lahat yan, nakita ka. Ang tawag, getting leverage yan. Tama, yung makdol saka ikaw, pareho na? Pareho na si Macdo, kailangan mo 48 million. Ang kailangan mo rito, 1488. Alam mo, matumpas lang niya. Kailangan natin ito. 20, 19, something like that. 16,000 more or less, no? Ang katumpas. O, kaibigan, anong negosyo kaya mo sa mga 16,000? Abi lang. Pinag-aralan na ho namin yan, 16,000 pesos. Ang negosyo mo lang pwedeng gawin, squid ball. Fish ball lang talaga. May nakilala akong mama, 7 years na nabit fishbowl. 16,000 puhunan. Bakit? Bisikleta. Kasi bawal na po yung tulak eh. Bawal na po sa atin yun. Bisikleta at stainless na car, plus garapon pa ng sago. Eh, pag nag-fishbowl ka, ngirap. Kailangan tapos ng accounting. Wala, ngirap. Kasi pag may kumakain, apat na. Hindi mabilang-bilang. Nakilang ka na. Sumo na sumo kasi! Tapos, huminga pa yung kusin nila, nagbabomba ka pa. Nakilala ko kayo. Nagbabomba ka ng kusin nila eh. Sabi mo kayo, manang-manang, lang ako nag-fishball. Sabi niya, 7 years na, brad. Tagal na pala, may pangarap ka ba? Oo naman. Kamu ha, may pangarap siya ha. But yung pangarap niya, hindi in-alignment sa ginagawa niya. Tama? Sabi ko, may pamilya ho ba kayo? Meron. May anak ho ba kayo? Meron dalawa, parehong lalaki. Asan po yung mga anak nyo? Andun, yung isa sa Lasal, isa sa Ateneo. Ha? Ano, anong kurso? Hindi, fishbowl din. Pag-aaral eh. Di ba nag-aaral? May fishbowl din pala. Masagin ang Ateneo. Okay, ito na. Pwede na kitaan. Pwede ko pa yung competition ko? Peso? Okay lang sa inyo? Kumakan lang tayong pera, di ba? Okay, ito na ha. Pwede na kitaan. Pwede ka? Ito na. Ito na. Ito yung iba, tinakatingin eh. Okay ha? Kailangan mo lang 1488. Tapos, pwede ka nang kumita. Member ka na yung 7 countries. Hindi ka na kailangan mag-member ng Dubai, ng Singapore, ng Taiwan, ng Malaysia. Automatic. Ano ka na? Ano ba? Lahat ng product na makukuha mo, buy one, take one. Hindi yan. Okay? Lifetime niya, walang bawian niya, walang renewal. Kasi ibang MLM, renewal. Tayo, wala. Tapos, kikita ka na. Una, number one, kikita ka sa, okay, retail. Okay. Yung 70%. Number two, kikita ka sa direct referral. Ano ho yung direct referral? Kita sa likod? Kapag nag-invite ka, may income agad. Okay? Pero magkano income dito, direct referral? 77. Oh, hindi, peso na lang. If this is you, pag nag-invite ka, simple lang. This the best, this the simplest network marketing structure in the world. We call it dual or binary. If this is you, ang kailangan lang mag-invite ka. Ilagay mo lang sa left or ilagay mo lang sa right. Paano yun? Ini-encode namin yan sa computer. Pag sumali ka, may computer number kami, ID, may password ka. Para Facebook, pag naka-invite ka, let's say si A, ilagay mo sa left. Pag isa pa, si B, ilagay mo sa right. Okay? Tapos, income ka ng 1,000 pesos. As simple as that. Left and right lang. Puro left and right lang. Asan po yung left? Asan po kamay ang left? Asan po yung right? Pag di mo, alam mo, kasapali. Left and right lang yan. Dali-dali lang yan. Okay. Eh, sir, marami pa akong kakilala. Pwede ba mag-invite pa ako? Pwede. Pag nag-invite ka uli, let's say si C, lagay mo sa ilalim ni A. Nakatulong ka pa sa kanya. Ang tawag dyan, downline. So, may downline na din siya. Pero yung 1,000 will be yours. Bakit ikaw kasi yung direct sponsor? Kapag nag-invite naman dito, sa yung 1,000, ikaw nag-sponsor. Pero pag si D ang nag-invite, kanya yung 1,000. Pag si E nag-invite, kanya yung 1,000. Bakit? Kasi kailangan din yung left and right eh. Di ba? Pero lahat yan, under your entire network. Lahat yan, sakop mo. Yung sabi ko sa inyo, later on, maligo lang yan, mag-scrub lang yan, mag-sabon lang yan, may income ka dyan. Plus income mo pa, doon sa kanilang joining fee. The moment they pay 1,488 or 16,000 pesos, you get 1,000 pesos. Clear? Yes! Naintindihan ha? Marina mo na, marina. Pare, pakibola. Number 3.
Ito pinaka-exciting. Ang tawag namin dito, sales match. Okay? Sales match bonus or sales match commission. Ano ibig sabihin na ito? If this is you, nag-invite ka, di ba? Si A, nasa left. Si B, nasa right. Magkano kita mo? 1,000-1,000, di ba? Okay. Si computer, yung system, marerecognize niya na merong isang package na benta sa left at sa right. Ulitin ko. Kaya na-recognize sa computer na merong mong nabumili sa left at sa right ng package. Kaya bawat sales match, meron ka pang additional 1,500 pesos. Pesos sa pesos. So, kumita ka ng 2,000 sa direct referral, tapos meron kang 1,500, imagine, meron ka ng 3,500. Dalawa pa lang ang na-invite mo at ang nagsalita, kami! Gano'ng kahirap kitain yung 1,500, yung 3,500 sa overtime? Here in the Philippines. Ang hirap kaya? Because if you are employee, the only thing to make extra money is mag-OT. Tama ba? Wala kang ibang source kundi mag-OT. Tama? Yan lang ang source mo. Kung sakto ang income mo sa opisina, sa trabaho mo, ang extra income mo lang OT. Tama? Pero look at this. Imagine your dream house or dream car. How many overtime ang kailangan mong gawin to buy your dream house or your dream car? Hirap. Can you do overtime 24 hours a day? No! 8 hours a day? No! 6 hours? Mamamatay tayo niyan. Tama? So you have to be to be smart in terms of maximizing our time. Kaya yung leverage, ang key. Dito kahit part-time, may 3-5 ka na kagad. Ito maganda. Kapag nag-invite si A at nag-invite si B, ano mangyari sa'yo? 81-5. Nag-invite. Tapos, so, ang maximum nito, kikita ka ng 15,000 pesos per day, kikita ka ng 150,000 pesos per week, at kikita ka ng 450,000 pesos per month. Ito, conservative. One account pa lang to. We have a promo, you can do 7 accounts or 3 accounts. Yes! I'm talking single account, maximum of 450,000 per month. Ang top performer po natin ngayon, nasa close to 2 million pesos na per month. Justin Chan tsaka si Ken Enda. Walang pagkakaiba ang Pilipinas sa Qatar in terms of potential. In fact, mas may potential kayo dito. Kasi automatic, ang kilala nyo rito, may trabaho. Kahit maraming tao sa atin, ang problema, iilan pa rin ang may hawak niyan. Dito sa Qatar, ilan ang lahi dito? Namamaniin lang yan. Pag merienda nga lang dito yan eh. Imagine the potential. Correct? Kung maka-invite ka ng isang, kunyari, sa Indiano, tapos dinila pa ng India, yung negosyo natin, patay na. Sa dami ng prospect. Tama ba? Kasi nangyari na po yan sa ibang network marketing company. See the potential? Tawag yan, sales match commission. Ang tanong dito, eto, pre-sale. Okay. Paano, eto lang. Kita pa sa likod? Yes! Paano ang ganito nangyari? That's number 4. Meron tayong leadership commission. Leadership. Paano kung ganito? This is you. Tapos, meron kang left, si A. Meron kang right, si B. Ito, BC. Hindi kumilos. May ganyan po eh. May ganyan. Okay? BC, di magawa ko lang ang oras. Tapos, etong si B, ang nabaliw, parang talagang ano? Talaga, halima ko talaga. Lahat ang makita. Ha! Recruit! Ha? Lahat ang lumabas sa bahay niya, recruit kagad. Tapos si B, ang nag-prosper. Left and right, 1-5, left and right, 1-5, 1-5, 1-5, lahat na naman ba siya, 1-5. So, etong si B, yayaman, tama? Yes. Nagka-kotse, nagka-bahay, nagka-travel. Paano naman ikaw? Bitter, na nga. Wala ka namang kabila eh. Lumaki na tong kabila ni ano, nung kabila mo, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Ikaw, wala. Kasi wala ka namang kabila eh. Wala kang 1-5. You see? Bitter ka niyan. Pag ito dadal sa bahay mo, masama ang loob mo. May kotse. Hindi naman dahil sa akin, hindi ka magkaka-kotse. Tama ba? Tama. Walang bitter dito, lahat masaya. Yes! Ano, bakit? Kapag may 1-5 yung downline mo, ikaw may 300 ka. Yes!
1 by 300. At yung 300, hindi ko kumulis sa 1 by niya. Galing sa company. Puli yung 1 by niya. 300 ka. O ngayon, tanong. Palagay mo, bitter ka ba? Hindi na. Prayer ka na lang. Lord, sana may pinamapayag siya. Lord, sana may 1 by siya. Lord, sana may 1 by siya. Okay, may 300 ka eh. Mga nalangin ka na lang. Tama ko ba? Last. Ito na. Lahat na. Okay? Last features, number 5. Ito yung retirement. Ito na po kayo, mag-retire. Pero hindi mangyayari overnight to. It takes time. Okay? It takes time. Pero kahit you're not working na with JC, you're still making money. Ano po yun? That's number 5. Ang tawag namin dyan, passive income or PASAM. Ano yung PASAM? Passive sales match. Ready? Look. Ikaw to. This is you. Ito yung left mo, ito yung right. Okay? Dumami grupo nila, dumami grupo nila. Hindi mo na kilala. Invite ng invite ng invite ng invite ng invite ng invite. Hanggang dulo, hindi mo na kilala. Invite ng invite. Hindi na kilala yan. Left and right eh. Habang nag-invite siya mga yan, kumita ka ng 1-5, hindi laki ng pera mo. Ito, maganda. Paano siya pag kumula nag-invite? May income ka ba? Meron. Dahil lahat ng maligo dyan, lahat ng magsabon dyan, lahat ng mag-omnitate, lahat ng mag-glutapate dyan, lahat ng mag-lotion dyan, sa benta nila, may kita ka pa. The moment na umaabot ng around 18,000 pesos sa kabila, 18,000 pesos sa kabila, may 1-5 ka ulit. Buti ha? Ito wala sa ibang company. There are pure networking or inviting business. The moment they stop inviting, wala nang kita. Pinakasakit. Paano kung 5 taon ka na, mag-invite ka pa? Nakasawa kaya? Nakasawa. Alam mo, saturation, wala. Nangyayari ang saturation sa sawa. Kaya ibang kumpanya, humihina pagdating ng 10 years kasi kasawa na mag-invite yung mga tao. Eh kahit naman ikaw, baka mananawa ka din eh, kailan mo mamahinga. Eh dahil pure networking at pure inviting lang ang negosyo, titigil ang business. Ito hindi. Lahat ng sesexy dyan, lahat ng puputi dyan, lahat ng babata dyan at gaganda dyan, kikita ka ng pera. Kasi 1-5 ka na naman kada 18,000. Imagine, eh paano 5 million ang benta dito? 5 million ang benta dito. Oh. Iba't ibang produkto. I-divide mo nga yan ng 18,000. Ilan yan? O ilang pairs ngayon yan? Ito, nilaunch namin 2016. 2 years pa lang. Yung top performer namin walang ginagawa. Kalahating nilun po, buwan-buwan. Si Justin Tan. Wala na ho yun sa, ano, sa recruitment. Puro ho, product usage na lang po yun nangyayari. Okay? Alam niyo ho yung Amway, ang mother ng networking. Amway started 1958, hindi niyo po alam. Alam niyo, mga sumalit po ng Amway noon, patay na ho yung iba. Pero may private jet na ho yung iba. May helicopter, may mga commercial building, may yate. Ang nagmana, alam mo sino? Anak nila. Apo nila. Kasi ang Amway po, more than 23,000 product, everything under the sun. From toothpick to software. Nga lang, sasali ka sa Amway ngayon, ibang company, medyo challenging na ho yung kanilang system. Kasi nga obsolete dahil nga modern day na ngayon eh. Yung old marketing plan ang meron sila. Sa atin pa kaya napakadali ng marketing plan. Ang maganda ito, Sir Val, paano naman kung dumating ang panahon na ayaw ko na? Fine, darating naman talaga yan eh. Or whatever happened to you, you plan to retire, you decide to die, you decide to rest. Paano kung ito si Val? Ang laki ng pera ko, may kotse ako, may incentive ako. Paano kung namatay ako? Gaya muna ako. Ikaw muna pa rin. Marami pagtapos to yun. Hindi. Muna man, siyempre. Diba? Hypothetical situation. Nawala. Anong mangyayari? Direct network, the income, the incentive, everything. Transferable. Automatic. Lilipat lang yan. Lilipat lang yan sa iyong damuhong asawa. Imagine, ang laki ng income ko. Okay? Ang laki ng income ko, ang laki ng incentive ko. Whatever happened to me. Darling, anong name mo? Ikaw, sa kulang mo na. Ha? Lerma. Lerma ko, ikaw to, asawa kita. Oh. Whatever happened to me. Lahat ng pera ko sa'yo na, Lerma. Ang tanong ko sa'yo, masaya ka o malungkot? Mukhang pera to, no? Hindi man ako nagluksa kahit sa linggo. Pagluksa mo naman ako.
Di man lang sumagot na, siyempre sir, malungkot muna ng wallet. Pagdalibing ka na, masaya na. Sabi ko kay Lord, Lord, kunin mo si Lerma. Sabi ng liligaw, ahala ka, kinuha ka din ni Lord. Wala na mangyayari, lilipat lang sa aming magiting na anak. Oh, eh anak namin medyo slow. Nawala, nasagasaan ng pison. Ang tawag doon? Ang tawag doon? Hindi, aksidente, grabe ka naman. Hindi, ang bagal-bagal ng pison, nasagasaan siya. Nawala, lipat lang sa aming apo. Eh, slow din to, nasagasaan ng bulldozer. Ang tawag doon? Yun, tanga, dalawa na kasi. Di ba? O ano pa, nawala ang apo. Nawala, o lipat lang sa apo sa tuhod. Ako sa kalintingan, talampakan, kalyo, kulugo, kuko. Hanggang ako sa ingrod. O. Buhay yung negosyo, pinag-usapan natin po ng June 15 sa Qatar. Hindi mawawala yan. O, you see? O, saan ka pa? Yan ang advantage natin laban sa ibang MLM company, ibang negosyo. You see? Kasi pag nag-negosyo ko nga, di ba, capital, experience, ang hirap talaga mag-build. Tatlong beses na ako na-bankrupt sa negosyo yung tinayo ko. Masyado akong daring. Tatlong beses. Million ang mga nawala sa amin. Pero dahil may talent ako with network marketing, bangon ulit ako. Kasi any moment, pwede ko siyang gawin. At ikit sa lahat, yung time freedom. You see? Ito, nakakalungkot, diba? Because nandito ho kayo, eh lahat yung aminado na you miss your family in the Philippines, diba? You miss your kids, miss your son. Some of you here, siguro more than 20 or 10 years na here in Qatar. At alam ko, lumalaki ang mga nalo sa picture lang. Doon mo lang, di ba, nakikita. Buti may Skype na, tsaka meron tayong social media. Pero yung mga OFW noon, literal talaga, di ba? Literal eh. Pag uwi, bibigok din na anak niya, iniwanan niya, binibinagam pa lang. You see, bakit? Ito. Yung time kasi natin, ito, isipin mabuti mga kaibigan na, nag-aral ka hanggang 21 years old, nakagraduate ka, nagkatrabaho ka hanggang 24, okay? 65, prepare ka na. The biggest part of your life is between 24 to 65. And that life is dedicated to your job. Luckily, prepare ka 65, mabuhay ka hanggang 80. 15 years mo lang i-enjoy ang buhay mo. Mas mahaba pa yung ginugol mo sa work mo na hindi ka malayo. Ito masakit. Nag-retire ka ng may pera, hindi mo ma-enjoy. Bakit? Tanda ka na eh. Ang tanda mo na 65 ka, bilang BMW, may radio sa lang, nasa bida. May enjoy mo yun? Mama, may pera naman ako, sir, but punta ko ng abroad, punta ka ng Amerika, dahil may pera kang retirement mo. Uuwi ka din, bakit? May arthritis ka, lamig dun eh. Ayoko na dun, ang lamig. Sayang ka na ng pamasahe. Tama mo ba? Life is short, mga kaibigan. Diba? Instead of dedicating the large chunk of your life in your boss, why not starting today making your own business? Yes! Diba? So that you can retire young and rich. Tama mo ba? Madali may enjoy. Alam mo, nakakamangha ang gantong negosyo. Hindi ako nagmamayabang. You know, in the Philippines, pag napag-uwi po kayo, pag nakakita kayo ng sports car sa EDSA, pag talikod ng sports car, may sticker ng company sa likod. It is either JC Premier, M Global, Uno, IM Worldwide, Royal Business Club. They are networkers. Bosses don't buy sports car. Bakit? Expensive. Eh sa networking, libre. Ano ka mag sports car pag 60 years old ka? 120 km pa lang, nalulula ka na. Tuli naman. Siyempre, yung nervous mo, iba na eh. Nakuha mo? Dito, mga kaibigan, you have the time freedom. Bakit? Wala kang boss, wala kang bandik lang. You can wear any dress you want to wear every day. Wala nagbabantay sa'yo. Tama rin ka, it's okay. Matulog ka muna. Sipagan mo, laki ng income mo. Now, huwag yung sabihin na mukha kami pera. Mahalaga lang sa amin ng pera. Maybe money is not the most important thing in the world. But money affects the most important thing in the world. Even love, even relationship affected by money. Tama? O baka sabihin nyo, well ba, life is more important than money? Yes, of course, life is more important than money.
But man is important in supporting life. Yes. Tama ba? Pwede ka bang walang pera? Nakubal, peace lang tsaka love, okay na. Peace tsaka love. Sumay ka nga ng bus, dala mo lang peace. Sabihin na conductor bayad mo, peace. Tutubuhin na ng conductor doon. Tama ba? Praktikal na kong mag-isip eh. Oh, walang pera, hindi mo kaya dalhin sa langit. Totoo. Pero pwede mong iiwan sa lupa sa mahal sa buhay. Tama! Nakuha mo? Kaya ganyan matakot na masama yung maman, money is evil. No, mabuti ang pera. Pero iba-ibang perspective yan eh. Ah, sir, man, gusto ko lang ng simple buhay. Ayokong yung maman. Hoy, masimple ang buhay ng mayaman. Bakit? Pag mayaman ka, ano? May aircon ka, lamig matulog. Pag mahirap ka, paypay. O sino masimple? Pag mayaman ka, pag-isip mo, luto na pagkain, may yaya ka eh. Tama. Pero pag mahirap ka, luto ka. O sino ang simple? Pag mayaman ka, anak mo, tuition, cash. Pag mahirap ka, tuition ng anak mo, promesore, no? Pag may pera ka, masakit likod mo, pamasahay ka, daming spa. Pag mahirap ka, tesi mo na lang. Sa lumpas lang na, sa pandigan. Tama. Buti ha, mga kaibigan ha. Ah, pakita ko sa inyo ano value ng pagyaman. Masarap po talagang meron eh. Okay? Para po lahat tayo mag-agree na lahat tayo towards abundant mentality. Oh, pag mayaman ka, nakataas ka. Pag mahirap ka, sa baba ka. Pag nakataas ka, kita mo lahat sa baba. Pag nasa baba ka, di mo kita taas. Pag nakataas ka, pwede ka pumaba. Pag bababa ka, di mo tumaas. What do I mean? Mayaman ka, may kotse ka, sawa ka na mag-kotse, mag-tricycle ka! Wala kang kotse, gusto mag-kotse? Wala kang kotse! Ilan kang alam? Oh. Sawa ka na kumain sa mga gourmet food, restaurant, puro-turo ka! Pwede! Sawa ka na ng Shangri-La, mag-Green Hills ka! Sawa ka na mag-Rostam, Divisoria! Sawa ka na mag-Lechon, Morcon, Tuyo! Eh, mahirap ka! So, ano sa tuyo? Huwag kumain! Yun ay pinakadulong! Sige na! Tama eh! Tama ba? Kasi parang misinterpret ng iba, ang nasabi ko sa inyo, puro hindi po pagyaman lang, kundi abundance mentality. Then, successful people starts with a proper mindset. Not with the skill, not with the pocket or itsura. It's a proper mindset.